Umpisa na natin ang diskusyon live dito po sa Net25. At ang mga kasama natin ngayong gabi, si Director Telsa Bulena ng Disaster Risk Reduction and Response Operations Office ng DSWD at si Dr. Vicente Paqueo, ang consultant po ng Near-Poor Policy. Napaka-importante po ng pag-uusapan natin dahil sa bukas po ay ating gugunitain ang isang malagim na pangyayari, trahedya dito po sa ating bansa, ang pagragasa po ng bagyong Yolanda o Hayan, lalo na po sa Eastern Visayas. At para po sa inyong mga reaksyon o opinion dito po sa diskusyon, ay maaari kayo mag-text dito po sa amin, at ang ating tanong ay kung kayo po ba ay kontento sa mga naging hakbang, solusyon at pag-aaruga ng ating gobyerno sa mga naging biktima nito pong bagyong Yolanda. I-like lang po ang aming Facebook, .com/pages/diskusyon, Twitter at diskusyon. Maaari po kayong mag-text sa amin, 0935-320-2177, 0918-213-9846 at 0915-660-9793. Umpisa natin ang diskusyon dahil sa ngayon po ay bisperas ng anibersaryo o ganap ng isang taon ito pong bagyo ni Yolanda, at ang lumalawak po na persepsyon ng ating mga kababayan, kahit na hindi pa direktang naging biktima nitong bagyong Yolanda, ay parang nagkulang po talaga ang gobyerno. Bagamat kanina, ang sinasabi po ni Pangulong Aquino, kayo ang lumagay sa gobyerno. Ako po, naiintindihan ko dahil sa hindi po ganong kadali na resolbahin ang napakatinding dilubyo o matindihong mga winasak ng bagyong Yolanda. Sa panig po ng DSWD, Director, ay ano po ba ang update ng ginagawang rehabilitation? Bagamat yan po yung sa kamay ng Secretary Ping Lacson, pero sa panig po ng DSWD, para bigyan po natin ng update yung ating mga manonood. Okay. Ang ating pong, meron po tayong comprehensive rehabilitation program at kabilang po ang DSWD doon. Kami pong ganoon ang chair ng social services cluster. Ang social services cluster po natin, ito po ay ang bumubuo po nito ay mga iba't ibang ahensya katulad po ng DSWD, DOH, DepEd, Department of Agriculture, at pati po yung Commission on Higher Education. So sa pamamagitan po ng DSWD ay meron po tayong ganoon mga emergency shelter assistance program natin, at dito po nakapaloob yung pagbibigay ng ganoon ng cash assistance para po dun sa mga nagkaroon ng mga partially damaged houses and also totally damaged houses pong ganyan. Patuloy po yung pagbibigay natin ng ating comprehensive program din po para po doon sa ating livelihood program. Ang ginamit po natin doon ay bahagi po nung kanina sinasabi ng ganyan na donation natin. Nagkaroon din po tayong ganoon ng supplemental feeding program. At isa ho sa mga pinakamagandang nagawa ho ng DSWD sa pamamagitan po ng mga iba't international organization, like for example UNICEF, ayun pong civil registration nung mga bata and also yung mga families dahil po nawala ang kanilang mga birth certificate, marriage contract, at kinakailangan hong for those mga naka-identified na namatay ay kailangan din pong magkaroon ng death certificate. Apa. So talagang lahat naman ho ay mahirap na ibigay, no? At lahat may masabi kahit na anong gawin ng gobyerno, pero sa kaubuan ho ba ay ilan po ba sa inyong listahan yung talagang direktang dapat pong tutulungan ng gobyerno, yung mga direktang biktima po ng bagyong Yolanda sa Eastern Visayas? Medyo malawak po ito eh. More or less po, 1.4 pong ganoon yung affected families natin. At kinakailangan ho na meron po tayong ganyan na database sa pamamagitan ho ng ating disaster family access card. At more or less pong ganoon ay malapit po sa number na yon ang tinutulungan po ng ating pamahalaan. Apo. So, paano ho ba ang sistema? At sa mahigit sa 1 milyon na pamilya po ba ito, individual? Families po ito. So, pamilya. So, more or less, siguro nasa 5 million po ito. Or ganon. Mm-hmm. So, talagang napakahirap po na ganyan. Pero, gaano ho ba ang sistema at level? Dahil sa may mga interview rin ho ako na parang ang lumilitaw, hindi po pantay yung distribution ng pagbibigay ng tulong. Meron pong nakakatanggap ng relief goods, pero meron namang iba na hindi. So ano ho ba talaga ang sistema sa DSWD
At kaya't lumalakas po ang perception, maraming pong bumabatikos sa gobyerno na meron pong pagkukulang. Okay. Una-una po ay yung ating mga lokal na social welfare. Kasi sila pong ganoon ay under ng kanilang mga mayor. Sila pong ganoon ang nagsasubmit sa amin ng mga listahan sa pamamagitan po ng family access card. At pag yun pong ganoon ay naisumitin nilang ganyan sa DSWD, ay yung ating naman po mga regional offices, sila pong ganoon ang nagbabalidate. No? Halimbawa po dito sa ating comprehensive program under kay Senator Ping, ang kanila pong mga governors, sila pong ganoon ang nag-defend nung kanilang mga rehabilitation plan para ho dun sa ma-match pong ganoon yung numero nung sa local government saka pong ganoon sa DSWD. Kasi ang nangyayari ho noon ay hindi ho nagkakaroon ng discrepancy o gap dun sa kanilang mga numero at kinakailangan pong ma-harmonize po yung mga numero na yon. At ang pag yun pong ganoon ay naisumitin ng ganyan sa amin at ini-endorse naman pong ganoon ng mga regional offices natin, saka po tayong ganyan nagbababa ng kaukulang pondo doon sa ating regional offices. Apo. And in some instances po ay may mga transfer of fund po tayong ganoon sa local government. Okay.